E non permane Labor Secretary Silvestre Bello III sa SMNI na hindi na itutuloy ang temporary deployment ban sa mga Pilipino patungong Saudi Arabia. Sa halip, ayon sa kalihim, iba-blacklist na lamang ang mga employer at mga ahensya na nagpapabaya sa mga OFW. Si Cherry Light sa detalye ng balita live. Cherry. Magandang gabi. Ayon nga kay Labor Secretary Silvestre Bello III, tila nga narinig ng pamahalaan ng Kingdom of Saudi Arabia ang kanyang pagbabanta hinggil nga sa kanyang pagpapatupad ng temporary deployment ban doon dahil nga sa naiulat na nakararanas ng pagmamaltrato sa kamay ng malulupit na employer ang mga overseas Filipino workers doon. Napapanahon na rin na hindi na dapat minamaltrato ang mga overseas Philippine worker ng mga malulupit na employer sa Kingdom of Saudi Arabia. Itong naging pahayag ni Labor Secretary Silvestre Bello III kasunod sa naging banta nito na magpatupad ng temporary deployment ban sa KSA. Matatanda nagbitaw ng banta si Bello kasunod sa naiulat na pagmamaltrato ng isang retiradong general ng militar sa Saudi Arabia. Ayon sa DOLE, 16 lahat ang OFWs na kasunod ang bahay ng naturang general na nakaranas ng pagmamaltrato. Dagdag din ni Bello, na-release na rin ang lahat ng mga OFWs na naninilbihan sa naturang general. Laban yata ng pamahalaan ng Kingdom of Saudi Arabia na ganun ang binabalak natin na mag-deployment ban na lang tayo hanggat hindi binibigyan ng katarungan yung ating mga kababayan, inutosan ng pamahalaang KSA ang general na yan, retire naman yan eh. Opo. Matapang pa eh. Napag-utusan siguro at na-release na rin yung dalawang naiiwan nating kababayan. Sa ngayon, ayon pa kay Bello, nasa blacklist na rin ang employer na general. Ibig sabihin, hindi na siya maaaring makakakuha ng mga OFW na magtatrabaho sa kanya. Isa rin sa mga nakikitang dahilan ni Bello kung bakit hindi na kailangan ituloy ang deployment ban ay mas kailangan ng KSA ang ating mga OFW doon. Ayun po, maliban doon sa plano natin na i-deployment ban, sana ay hindi na muna natin itutuloy, pero sinabihan ko yung ating mga trabahante natin dyan sa Philippine Overseas Labor Office of Polo, lalo-lalo yung aming labor attache, na tignan nila yung pagtatrato sa ating mga kababayan, na i-blacklist nila yung mga empleyado o employer o kaya agency na hindi inaalagaan yung ating mga kababayan. Gayun